kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Nang mag-umpisang pasukin ng Russia ang Ukraine noong 2022 ay marami ang nagsasabi na ito na ang hudyat ng ikatlong digmaang pandaigdig dahil sa seryoso ang leader ng Russia na si Vladimir Putin na umpisahan ng digmaang nuklear sa oras na pagkaisahan siya ng organisasyong NATO dahil sa kanilang pagkampi sa Ukraine. Marami ang naniniwala dito dahil sa unstable daw ang takbo ng pag-iisip ni Vladimir Putin. Isa na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na siyang nagbigay ng paalala kung bakit hindi dapat nagalitin si Putin. You watch out for Putin. He is suicidal. Hindi suicidal, no? Talagang, so, kaya pag mapahiya siya dito, magwawala yan. And I realized it when I went to Russia. I had a talk with him on all aspects of life. Tagalog. Sabi niya na magkaibigan tayo. Sabi ko, wala akong away sa iyo. I just pray to God that this will not really go out of control. Sabi ko na nga sa inyo, maybe probably you might have heard me on TV na pag hindi ito na-control, delikado ang mundo. Once they start to push the button of nuclear warheads or nuclear bomb. Halos mapulbos ang Ukraine sa pagdurog sa kanila ng Russia at kung hindi pa ito nakatanggap ng mga kagamitang pandigma mula sa kanilang mga kalyado ay baka ngayon ay nasakop na ito ng Russia. Pero patuloy pa rin lumalaban ang Ukraine at nakakapag-inflict pa ng matinding sugat sa kalaban nilang mga Ruso. Habang patagal ng patagal ang nangyayaring giyera sa Ukraine ay naiinis naman ang ibang bansa na miyembro ng NATO sa patuloy na ginagawa ng Russia sa katabing bansa nito. Palaging nagbabanta si Putin na hindi ito magdadalawang isip na gamitin ang kanyang nuclear arsenal sa oras na pagkaisahan ito ng mga miyembro ng NATO. Ang dating neutral na mga bansang Sweden at Finland ay bigla na lang nagdesisyong maging miyembro ng NATO, rason kung bakit mas nabahala si Vladimir Putin. Mas may tiwala ang mga bansang ito na makipag-alyansa sa NATO kesa kay Vladimir Putin. Nagmungkahi rin ang presidente ng bansang France na si Emmanuel Macron na kung kinakailangang magpadala ng mga sundalo ng NATO sa Ukraine ay dapat na gawin ito. Pero biglang kinabahan ng ibang leaders ng mga bansang miyembro ng NATO para gawin ang mungkahi ni Macron dahil sa alam nilang mas iinit ang sitwasyon at hindi na talagang makakaya pang pigilan kapag mag-umpisa ng magbakbaka ng mga kasundaluhan ng NATO laban sa tropa ng Russia. Natural na umalma na naman si Vladimir Putin at nagpalabas na naman ng kanyang paalala sa buong mundo na handa siyang gamitin ang kanilang nuclear arsenal sa oras na may mga tropa ng NATO na lalapag sa kalupaan ng kalaban niyang Ukraine. Kung halos lahat ay naniniwala sa sinasabi ni Putin at natatakot sa maaaring mangyari, iba naman ang pagkakaintindi at pag-aanalisa ng isang general ng Britanya na si Admiral Sir Anthony Radakin. Siya ang head of the United Kingdom's Armed Forces and Principal Military Advisor to the Prime Minister and Secretary of State of Defense. Ayon sa kanya, ang kinakakatakutan daw ng halos lahat na mangyayaring World War III na mag-uumpisa kay Vladimir Putin ay malayo pala raw na mangyari. Ang pinakamayor na rason daw kung bakit hindi ito mangyayari ay dahil raw sa takot pala si Putin sa organisasyong NATO. Alam daw ni Putin na hindi niya kakayanin ang makipagsabayan sa puwersa ng NATO. Ligtas raw ang Britanya pati na rin ang ibang bansa na kasapi ng NATO dahil ang NATO ang pinakamalakas na alyansa sa buong mundo. Dagdag pa ng general, nasa nangyayaring labanan sa Ukraine ay nakitaan nila ng matinding kahinaan ang kasundaluhan ng Russia dahil sa hindi nila matapos-tapos ang pakikipaglaban sa Ukraine kahit na salat sa armas ang mga Ukrainians laban sa mga Russians na suportado ng mga gamit panggera. Kung sakasakali raw na aatakihin ng Russia ang kahit na sinumang miyembro ng NATO ay hindi raw ito kakayanin ang ganti ng NATO forces sa kanila.
Ayon sa datos na kanilang nakalap, as of January 2024, ay mayroong 1.3 na bilang ng mga sundalo ang Russia, samantalang ang NATO ay mayroong 3.5 million at ilan sa mga ito ay nakabase na raw sa mga nasyon kung saan ay katabilang ng Russia. Kagaya ng Poland, isa raw sa pinakamalaking rason kung bakit takot si Putin na magkaroon ng komprontasyon sa NATO ay dahil sa siguradong matatalo lang ito. At hindi lang yan, matatalo daw ito ng napakabilis lang. Preparado na rin daw ang NATO sa alam nilang gagamitin ni Putin laban sa kanila, kagaya ng cyber attacks. May basihan ng general sa kanyang mga sinasabi, pero wala naman itong garantya na ito nga talaga ang totoong sitwasyon at nararamdaman ng leader ng Russia na si Vladimir Putin. Kahit sinong eksperto pagdating sa gyera ay sinasabing wala talagang kalaban-laban ng Russia kumpara sa NATO kapag ito ay makipaglaban gamit ang conventional method sa gyera. Ang sitwasyon sa Ukraine ang malaking basihan kung bakit nasabi ito ng mga eksperto. Kung kumpleto lang raw sa kagamitan ng Ukraine ay baka malagay pa sa alanganin ang sitwasyon ng mga Ruso. Dahil tila, mas magaling pa ang mga sundalo ng Ukraine kesa sundalo ng mga Ruso. Hindi talaga uubra ang tropa ng Russia sa NATO forces kung ito'y magkaroon ng bakbakan. Kaya ang natatanging alas ni Vladimir Putin na balak niyang gamitin sakaling magkaroon ng giyera sa NATO ay ang kanilang armas nuklear. Kayang-kaya nitong magpalipad at bumira sa kanilang target sa angmang panig ng mundo. Pero ang tanong, kung kaya niya ito, ay hindi hamak na mas kaya rin ng ibang bansa na miyembro ng NATO, lalo na ng Estados Unidos na umatake sa Russia at durugin ito. Hindi ito ganun kadali lang na mangyari dahil may mga taong nakapalibot kay Vladimir Putin na hindi pabor na magkaroon ng gyerang nuklear dahil ang magiging resulta nito ay ang pagkawasak ng buhay at pangkabuhayan ng mga tao na ilang daang taong pinaghirapan para maabot ang kung ano ang meron tayo ngayon. Basta-basta ka na lang bang papayag na muling mamuhay sa loob ng mga kuweba pagkatapos ng giyera nuklear? Siguradong may tatapos talaga kay Putin kahit mismo sa loob ng Russia. Sa oras na malaman nilang disidido talaga ito sa paggamit ng nuklear para wasakin ang buong mundo. Sa ngayon ay si Vladimir Putin ang siyang pinakabanta sa seguridad ng buong katawan dahil sa siya ang makailang beses nang nagsasabi na handa itong gamitin ang armas na siyang tatapos sa buong sibilisasyon. Ikaw, naniniwala ka bang kabado sa NATO si Vladimir Putin? Gusto niyo na mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.